Do you want to look good? Do you want to be healthy? I think those basic two questions would change your mind. Hi, I'm Angelo Mendez, 55 years old. I'm the marketing manager of two leading gym chains in the Philippines. Working out is gonna make you healthier. You'll be a lot less sick because number one, sedentary people have problems with cholesterol, body weight, diabetes. So all of these actually can be addressed by working out in the gym. Fitness is an essential part of living and it's not just a leisure activity. So it's essential to one's health. When I'm in the gym and you're inspiring others to achieve better fitness levels, it gives you a good feeling that you're impacting the world in a better way. So one of the beauty queens that I've been training, Faith Garcia, she was the one who introduced me to MX3 products. When we work out heavy and then also as you age, anti-inflammatory products and food will really help you a lot because we experience aches and pains as you age, no pain, no gain. MX3 helps me with my workouts and with recovery from lifting heavy exercises. It also keeps me lean and less injury. MX3 is an essential supplement to your well-being. Number one, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ha? Kala mo, may Eri Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Metro and Mega Manila, sa lahat ng mga kumarikon, and then dyan, sa mga talipapa. Sa mga oras na ito na nagkakandara pa sa pagpili ng mga isda. Isdang iluluto nila para sa kanilang mga pamilya. Kasi naman, Diyos ko po, Rudy, ang mahal na mga bilihin. Diba? Kung ano na lang yung ipakain natin sa ating mga pamilya, minsan hindi na healthy, diba? Okay lang sana kung pwede mong pakainin ng dahon ng santol yung mga anak mo. Pero huy, hindi yan kambing, bi. Pero ganun pa man, misis, ha, ihinto mo muna yung ginagawa mo at ituon mo sa akin ang tenga mo dahil oras na para sa ating programang Baklitas! Woo-woo-woo! Siyempre, minus Kapitana Sisa dahil hindi na siya nakikita. Diba? Si Kapitana Sisa po ngayon ay lumalarga. Ay, lumalarga sa kamay nila ay at kasalukuyan ngayon na gumagawa ng mga bagay-bagay na para sa ikabubuti naman ng ating ekonomiya. Kasi nga Kapitana, 'di ba? May Kapitana bang walang silbi, 'di ba? O hindi ka magiging batugan. Diba? Magandang morning sa lahat ng mga papa driver natin all over Metro and Mega Manila. Sa lahat ng mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon. Mga kalalakihang kalalaking tao ay napaka-chichismoso. Grabe naman. Ay nako pangga, may chika ako sa'yo. Siyempre ako po ang inyong Tita Cora at eto ang chismis ko for today's video. Nako makinig ka maigi dahil hindi ko na ito uulitin. Mapaparood mo na lang ito sa ating YouTube channel at sa ating TikTok account dyan sa Energy FM Manila TikTok account. Diba? Uy, kahapon ha, mainit-init na pinag-uusapan itong pagkaka-fake news. Pagkaka-fake news, oo. Nabiktima ng fake news at fake quote card ang ama nitong si Daniel Padilla. Nakakaloka naman kayo. Bakit naman kayo ganyan? Sa ama ni Daniel.
yesterday, today, and tomorrow na fake po ng quote card si Papa Romel Padilla. Diba? According dun sa ano natin, sa ating nasagap na chika, etong si Papa Romel nga ay may nag-post nga na may chika daw siya na tungkol kay Catherine Bernardo na Quezon daw, ano, teka lang, kunin na lang natin, tapos basahin natin. Nakikita nyo ba sa ating mga TV screen? Ayun, sa mga hindi nakakakita ha, pumunta kayo sa YouTube channel ng, Facebook page ng Energy FM at doon nyo makikita yung, yung pinapakita natin sa ating mga screen. Ang sabi doon ni Romel Padilla, puro kayo pang huhusga kay Daniel. Akala nyo naman ang lilinis nyo. Ikaw, Catherine Bernardo, di ba? Ikaw, Catherine, kung hindi naman dahil kay Daniel, ay wala ka sa kinatatayuan mo, ha? Binit-bit niya ba si Catherine papunta doon? Grabe naman. Alam mong gwapo yung anak ko. Hoy, totoo naman. Gwapo naman talaga yung anak mo. Dapat, expected mo na hindi ikaw, hindi lang ikaw ang babae. Hay, parang mali naman. Mali naman yung ginagawa niyong ganyan. Sumusobra naman na yung mga gumagawa ng fake quote card. Diba? Eh kung nabas si Papa Romel, which is nangyari. O diba? Kasi nga mali nga naman. Mali nga naman magpalabas kayo ng mga bagay na hindi naman nilalabas ng ibang tao, lalo na yung mga taong involved. Make sure na kapag naglalabas kayo ng statement, very true. Diba kagaya niyan, hindi naman pala totoong naglabas ng statement na ganyan si Papa Romel. So anong gagawin natin? Wala. Diba? Alam mo, feeling ko naman, hindi naman talaga maglalabas ng mga gayetong statement si Papa Romel kasi never naman siya talagang nakisawsaw ng bonggang-bongga sa issue nitong Catherine Bernardo at tong Daniel Padilla na kanyang anak. Diba? Mostly ang nakikita natin nagsasalita in behalf of Daniel or minsan idinidepensa niya, syempre si Ma'am si Carla. Pero si Papa Romel naman, hindi naman masyadong chumichika tungkol sa ano, diba? Sa hiwalayan. Hindi nga natin masyadong narinig yung ibang kamag-anak ni Daniel, di ba? Na ipinagtanggol siya kasi siguro alam naman nilang mali. Kung totoo man ha, na talagang nag-cheat itong si Daniel Padilla. Pero yun nga, sa mga gumagawa ng fake quote card, sino ba kasi nagpausin ng quote card na yan? Sigat ng kara ba? Sino ba si gandang kara ang maraming quote card sa Facebook? At saka si Sheena. Mahilig mag-quote card. Diba? Kung sino man na nagpauso ng mga peking quote card na yan, naku, tigil-tigilan nyo na kasi may karampatang batas para sa inyo. Diba? Kung ayaw nyong madimanda ng paninirang puri, naku, wag na wag, naku, die. Nanggigigil ang mga taong pinipeke nyo, kawawa ang mga artista sa inyo, sabi nga ni Papa O. Diba? Hindi pwede yung ganyan. Alam mo kung sa ibang tao mo yan ginawa, lalo na sa politiko, dai, demanda ka na, dai. Pero hindi pa rin natin sure kung magdedemanda si, si Romel Padilla. Kasi syempre, ano niya to, pangalan niya ang pinag-uusapan dito. Diba? At saka hindi magre-react ng ganun yung tao kung walang nang babas sa kanya. Very, very wrong. Mali ang mga ginagawa nyo. Nako, at saka alam mo naman, itong si Daniel Padilla, mukhang hindi naman na siya nagsasalita, di ba, tungkol sa sa naging hiwalay nila ni Catherine. Parang feeling ko naman unti-unti na nakaka-move on din yung tao, di ba? At saka itong si Catherine, masaya naman na siya, di ba, sa piling ng kanyang manliligaw. Oy, manliligaw! Maraming magiging masaya diyan, di ba? Feeling ko naman magiging masaya na siya kay Tisoy. Ay Alden Richards, di ba? Lalo na napag-alaman natin itong mga nakarang araw na mukhang bet na bet, bet ng bayan at bet ng buong barangay, lalo na ng pamilya ni Catherine Bernardo, itong si Daniel Padilla, di ba? Ay, hindi si Daniel Padilla! Itong si itong si Tisoy, si Alden Richard. Parang hindi naman na hindi na parang ako'y nawawalan ako ng pag-asa magbalikan pa itong si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla.
di ba? Kahit sino namang girl alo o Merly, di ba? Kapag ginawan ka ng masama, nagiging trauma yon. Paulit-ulit mong maaalala na siya'y nakipagniig sa ibang babae, pero hindi natin sinasabi nakipagniig si ano, Daniel Padilla, ha? Di ba? May ibawe, ang bakla, syokot. Ayaw natin mapatawag sa ano, sa piskal, di ba? At makatanggap ng mga letter. Ay nako, nakakaloka. So yun lang, sana ay maging mapayapa ang show business, di ba? At tigil-tigilan natin pag-away-away yung mga taong mukhang nananahimik naman na at wala nang issue sa isa't isa, di ba? Kung ano man yung napag-away nila, silang bahala mag-resolve nun. Huwag na kayong makisali at huwag din kayong gagawa ng mga bagay na alam nyong ikakasira pa ng kanilang relasyon. Eh, mukhang magiging magkaibigan din balang araw itong si Catherine tsaka si Daniel. Hello, 11 years is 11 years, di ba? Halos magpalitan din sila ng laway sa mga kissing scene nila sa ano, mga pelikula nila. 'Di ba? Kung ako may 11 years, kakaibiganin ko pa rin B, 'di ba? Kasi syempre may mga ano na kayo, may mga na-share na kayo sa isa't isa, 'di ba? May mga ano, lalo na nag eh, kami ng ano ko, ilang months lang nagkatikiman na charis. Oy, baka mamaya ha, ma-misinterpret niya, sabihin niyo, landi-landi ko naman. O kaya. Charis. Ay, but anyway, mga pangga, mamaya sa aking pagbabalik ha. Hoy! Alam niyo na nakasanayan natin. Siyempre, sa aking pagbabalik, mamimigay tayo ng paswerte. Ha? Para sa ating pangga, Bingo Plus Panalo! Thursday ngayon, malay mo ang araw na ito ay swerte para sa'yo. Kaya mamaya tumutok ka na sa akin na dahil magbibigay ako sa'yo ng numero na bubunutin naman ni Kuya Chico kung maswertihan mo lang at huwag mong iasa sa akin ang swerte mo ngayong araw na ito. Magtrabaho ka! Charis, hindi kita ano papagalitan. Ay, tumutok ka lang pangga dahil tayo pa rin ang same-same pero iba. Tayo pa rin na number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!